Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day po ngayon ay presumptive legitimate. Ang paunang manang ibibigay sa mga anak ng mga magulang sa dahilang pagpuputol ng korte sa kasal ng mga magulang. Ulitin ko po, presumptive legitimate. Ang paunang manang ibibigay sa mga anak ng mga magulang sa dahilang pagpuputol ng korte sa kasal ng mga magulang. O ito po ibig sabihin yan, alam niyo po, normally po, basta't ang mga magulang ay namatay, yung pag-aari po nila kung namatay na sila at pag namatay lamang sila ay pupunta na sa mga anak. Mamamana na po at magiging pag-aari na ng mga anak kung namatay ang mga magulang. Habang buhay pa po ang mga magulang, ang mga anak po ay walang interest pa doon. Ang tinatawag po noon ay expectancy lang, inaasahang interest, inaasahang at kailan magiging totoo. Pag namatay po ang magulang, pupunta na ang mana sa mga bata. Kung ang dalawang magulang ay nagpaanal, nagpaputol ng kasal, at iyon ay naging final and executory, buhay pa po ang magulang, pero pinapahintulutan na ng batas na yung mga anak, nung nagkahiwalay na mga magulang na yon, ay makuha na ang mana nila. O di ba po, ang ganda. Makuha na ang mana nila, ang paunang mana nila. At kung pagkatapos, nagkaroon pa ng pag-aari itong mga nanay at tatay nila na nagkahiwalay at namatay, yung naiwan pang mga ari-arian, mamanahin pa rin nila. So, yung makukuha nilang mana nung naputol ang kasal ng kanilang mga magulang, ang tawag nga po doon ay presumptive legitimate. Pambihira po yan. Pambihira po yan sapagkat pinapahintulutan ng batas na hindi pa patay ang mga magulang, nakukuha na ang mana. At kung nakuha na nila, hindi ibig sabihin na wala na sila pang makukuha kung sakasakaling nagkaroon pa ng yaman ang kanilang mga magulang na naghiwalay at namatay pa, makukuha pa rin nila iyon. So ang ganda po, kaya kayong mga bata na nag-aaway ang mga nanay at tatay na gusto nilang maghiwalay at magpaputol ng kasal, eto na kaagad ang sabihin nyo, Tay, Nay, basta naputol na ang kasal, yung hatian nyo, yung mapupunta sa inyo tatay, yung mapupunta sa inyo nanay, kalahati nun, akin, sapagkat iyon ay presumptive legitimate. Kukunin ko na. O, di ba po? Kaya dapat malaman nyo ang karapatan ninyo, mga anak, ha? Ay, sasabihin ni ano, basta't nagpaanal po kayo, basta't nagpaanal kayo at matagumpay at inanal ng korte ang inyong kasal, yung mga ari-ari ang hahatiin ninyo, kalahati sa bawat isa sa inyo ay amin. Ayun po, amin. Di ba po? Sasabihin ni tatay na nanay, bakit naman anak? Bakit naman ganun? Buhay pa kami, kinukuha mo na mana namin. Nay, tay, wala kayong magagawa. Iyan ang nasa batas. Ay, nako! At kung ayaw nilang ibigay, kayo po ang pwedeng pumunta sa korte kayong mga anak at legal na ipilit, ipasa na sa inyo. Ayon si Nicanor, nakuha na, di ba po ha? Kaya hindi makalayligtas yung si nanay at tatay. Sige, mag-away na kayo. Sige, mawawalan kayo ng ari-arian. Pero pupunta naman sa anak. Yun naman ang pinakamaganda nun. Pupunta naman sa anak.